Hi mga palangga, thank you so much for watching this video. It's me again, GB, and welcome to the Erin Langa YouTube channel. If this is your first time watching our video, here in our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. I have a lot of videos about call center job in this channel mga palangga, and up until now, I'm still working pa rin naman in a contact center. And since madami pa rin naman nanonood ng video na yun about call center, so I decided to create this video mga palangga to share with you naman kung ano nga ba yung mga cons or disadvantages working in a contact center. So if you're interested, please keep on watching. And disclaimer lang po mga palangga, this video is not to discourage anyone, especially sa mga interesadong mag-join or pumasok sa ganitong industry. So I'm not trying to discourage you. Although may mga madami siya mga benefits and advantages, pero hindi ko rin makakailan. Meron din naman mga disadvantages or cons working in a contact center. And this video will set your expectation kano nga ba yung reality when it comes for working in a call center as a customer service. I've been working in contact center mga palangga for more than 8 years na, since I was 18 years old pa. So I started my first job up until now naman. So I'm still working pa rin naman in a contact center. So lahat ng mga shishare sa inyo mga palangga in this video is based from my experiences, yung mga observation ko. So please take this video with a grain of salt. The first disadvantage working in a contact center mga palangga, this job is one of a stressful job. So this is the most common disadvantage or cons mga palangga working in a contact center, which is you will always deal with stress. Kaya pa sa atin, ang alam nila sa call center is madali lang yung work, nakaupo ka lang, nakaharap ka lang sa computer. Well, hindi po mga palangga. This role mga palangga is very stressful. So everyday mga palangga, magiging kalaban mo yung stress. Dahil nakapag-phone time ka the whole shift, 8 hours, tapos yung mga makakausap mo is karamihan mga irate, frustrated, upset na mga customers. At ang tendency, dahil run sila ng run sa'yo, so lahat ng stress is parang masasalumo. At dahil sari-sari yung mga personality ng mga customers na makakausap natin over the phone, hindi may iwasan naman yung mga customers na sisigawan ka, mumurahin ka, or iba pa mga customers sobrang rude, iba naman mga racist. Dahil nga sa customer service, ikaw yung representative ng company na pinagtatrabawan mo. So lahat ng galit, lahat ng sigaw ng customer, sa'yo mapupunta, ikaw yung magtitake sa customer service. Karamihan kasi mga customers mga palangga, wala silang pakialam sa mararamdaman mo. What they want is kailangan dapat makuha nila yung gusto nila, kaya sila tumatawag. To be honest mga palangga, maraming beses na rin ako ng trigger ng mga ganitong klaseng customers. Yung tipong nanggigigil ka na talaga, yung parang gusto mo ding patuloy. Mataas talaga yung dugo mo, yung parang feel mo stress na stress ka. Tapos after mo ng call na yun, kasunod ulit ng call, may pagka-demonyo ulit na customer. So, ayun, so talagang sobrang stressful siya mga palangga. And most of the reason yung mga palangga na nakikita ko kung bakit madaming umaalis o madaming nagre-resign sa ganitong role at lumilipat ng ibang industry is because sa stress. Kasi everyday talaga mga palangga in a call center job, especially if you're a customer service, you will always deal with stress. So for me mga palangga, very challenging talaga yung work na isang customer service. Kasi hindi lang yung goal mo para ma-resolve yung issue ng mga customers na makakausap mo, but also how to manage your emotions as well, or how to control your emotions dealing with those type of personalities. Karamihan ng mga call center agents din, kung bakit sila tumatagal with that industry, kasi nga, sanay na rin sila sa ganung type ng environment. Kaya naman, saludo pa rin ako sa mga kapwa call center agents ko na kung saan tumatagal sa ganitong industry. And second disadvantage working in a contact center mga palangga is walang katapusang metrics. Mga hindi nakakalam ko na yung metrics or tiyatawag na scorecard, ito po yung parang goal, yung parang performance na kailangan ma-hit every month. So kailangan dapat every month, ma-target mo yung goal, ma-hit mo yung target na score para maipasa mo yung performance mo for the whole month. So, hindi siya katulad ng ibang work mga palangga na papasok ka lang sa trabaho, gawin mo yung task mo, and then tapos na. Hindi ganun mga palangga for call center agent mga palangga. Pagpapasok ka sa work, may mga kailangan ka pang kailangan mong maipasa, kailangan mong may consider, kailangan by end of the month, kailangan ma-target mo yung goal, yung metrics mo, yung scorecard mo. So, ang daming dapat kailangan isalang-alang. Diba, alam ako, compare ko siya mga palangga sa buhay estudyante na kung saan every month meron kang grade na kailangan dapat ipasa. At kung hindi mo man mapasa yung metrics mga palangga o yung goal na yon,
ang tendency or possible na pwede ka ma-enroll sa performance management. And then kapag na-enroll ka doon, mapalangga sa performance management, depende sa policy ng company, most of the time, i-record ka mapalangga na kailangan maipasa mo yung mga next consecutive months. Kapag hindi mo maipasa yung next consecutive months, possible na bigyan ka nila ng papel or possible it will result as well to dismissal. Ganun po ka-importante yung metrics, so yung scorecard. Kaya isa na rin siya naging source. For me, isa na rin siyang source ng stress. Ano ba yung mga example ng mga metrics? Example nga nun, mga palangga, is yung mga survey na ma-receive ng mga customers na na-assess natin, yung feedback nila sa atin, yung number of calls natin for the whole day, oras na pag-handle natin ng mga calls natin, so at madami pang iba. So, sobrang daming metrics, mga palangga. Hindi lang isang metrics, kundi napakaraming metrics na kailangan mo may i-consider or kailangan mo may ipasa. Tapos, yung kanilang mga goals, papabago-bago. So, hindi laging consistent, mga palangga, yung goal. Possible na tumaas siya. Tapos, may panibagong rules na naman. So, laging pabago-bago yung mga rules. And the third biggest disadvantage or cons working in a contact center, mga palangga, is prone to illness. Nabanggit ko na rin kanina yung stress which you are going to deal every day sa work bilang isang call center agent. Maraming ng mga call center agents na papansin ko, mga palangga, based from my experience, is natututo na sila mag-smoke, natututo na silang uminom, nag-overeating, stress eating, at madami pang iba. So gumagawa sila ng iba pang mga way or habits para mapunan nila yung stress. Which is, yung mga habits na yun is hindi rin nakakaganda or hindi rin nakakabuti sa health. Kaya for me, mga palangga, this job is really prone to illness. And based sa experiences ko, mga palangga, so aside from stress na I always deal with, din ako dinadatnan ng insomnia, at saka yung pag-ubo. So, dahil nga matutulog ka sa araw, tapos mag-work ka sa gabi, so there are times ang hirap matulog. Dahil nakapag maingay na yung environment mo, tapos syempre, maliwanag na, so there are times na mahirap matulog. And most of the time, nadadatnan ako ng insomnia. So those are the common things na experience ko, mga palangga, working in a contact center, yung stress, yung insomnia, at saka mabilis na po ang ubo. Siguro it's all about work-life balances na talaga when it comes for working in this kind of industry. Kaya naman karamihan ng mga call center agents na may mga experiences na there are times na gusto nila yung work na pang back office, yung less phone time, kasi nga when it comes for phone time, talagang sobrang nakakapagod, nakaka-stress talaga siya. So yun lang nakakalungkot sa buhay ng isang call center agent. Swerte mo na lang kapag nakahanap ka ng company na kung saan talagang binabalance out nila yung workloads, yung hindi laging phone time, or maganda din kumasign ka sa mga department kung saan hindi na nagpa-phone time, yung emails or chat, so medyo mas okay pa siya. But then again, mga palangga, this is not to discourage anyone, but just to share with you the reality na meron ding downside or meron ding negative side when it comes for working in a contact center. Pero despite of those disadvantages or those cons, mga palangga, madami rin naman mga advantages or benefits when it comes to working in a contact center, and those are also the reason kung bakit nag-stay pa rin ako in this kind of industry. The challenge na talaga doon is how you will control your lifestyle, dealing with those kind of experiences every day sa work. So that's it for now, mga palangga. I hope this video gave you an idea kung ano nga ba yung downside or yung mga disadvantages working in a contact center. At kung nagustuhan mo yung video nito, please hit the like button. Or naman masuggest ni YouTube algorithm itong video nito with other palangga. At kung isa kang call center agent, may gusto kang i-share also with your experiences. So don't hesitate to comment and share it below. And para yung mga palangga, madami din ako mga videos about call center jobs. So you may also check this channel and look for the playlist about call center. And if you want more videos like this, please consider subscribing to this channel as well and hit the bell notification button para updated kayo every time that we release a new video. As always, thank you so much, mga palangga, for watching our videos. And I will see you all on our next video. Bye!